Happy Sunday mga Parsi at Marcy! So for today's video ay maglilinis nga lang ako ng buong bahay namin. At dahil linggo nga ngayon at wala naman silang pasok, sabi nila itutulungan nila ako maglinis. Pagpasensyahan nyo na nga itong content ko at lagi na nga lang pong paglilinis at wala naman akong ibang maikontent dahil nasa loob nga lang ako ng bahay. Bihira din talaga ako maglalabas at mas gugustuhin ko nga sa bahay na lang maglinis kesa lumabas. Nakakatuwang ko din talaga sa pagpupunas yung mga anak ko tulad nga nito, nagpupunas sila ng pinto. Kaso itong ang bunso ko ay nahaluan nga ng paglalaro. Pagkatapos namin magpupunas ay inutusan ko naman si Sena na alisin nga yung mga nandito sa may ibabaw ng Durabox. Habang ako naman ay nasa kusina at nagtatanggal ng mga kortina, ang bilis din talaga kasi dumumi ng kortina ko dahil puti nga. Nang maalis niya nga ay pinunasan niya na nga rin yung ibabaw nitong Durabox. Laking tulong din talaga pag medyo malalaki na yung mga anak natin at kahit papano ay naaasahan na nga rin natin sa mga gantong gawain. Habang nagpupunas nga siya dyan ay sumasayaw, paano nagpapatugtog nga kami habang naglilinis. Tinuloy-tuloy niya nga lang dyan yung pagpupunas at ang bunso ko naman ay nasa kwarto at naglalaro. Hindi ko na nga sinabi sa kanya kung ano yung gagawin niya dyan at nakikita niya naman ako kung paano nga ako maglinis. Pagkatapos ay dito naman sa gilid yung pinunasan niya. Pinunasan ko nga din itong mga gamit dito sa may ibabaw ng Durabox tapos binalik ko na. Nang maibalik ko nga yung mga gamit sa ibabaw ng Durabox ay nagwalis na nga rin ako dito banda. Kung mapapansin niyo yung damit ko nga ay Brilliant Skin dahil dati po akong reseller ng Brilliant. Nag-stop nga lang ako dahil nalusaw yung puhunan ko. Paano hindi din talaga maiiwasan na kinakapos kami kaya ayun nagalaw ko yung puhunan ko. Nahirapan kasi kami dati nung nasa FC Home Cavite City pa si Daddy. Ang laki din kasi ng binabudget niya para sa pamasahe dati kasi 100 plus tapos bukod pa yung pagkain niya. Doon nagbabaon naman siya ng kanin at ulam pero syempre may merienda pa din. Kaya naman laki pa sa salamat ko na bumalik siya ulit dito sa Kadiwa at 24 pesos na nga lang yung pamasahe niya balikan. Namimiss ko na nga din bumalik sa pagre-reseller pero eto wala naman akong magawa kasi wala na rin talaga akong puhunan. At eto habang nag-floor wax nga ako ay sumasayaw naman itong bunso ko. Pagkatapos ko nga mag-floor wax ay inayos ko na nga rin yung mga upuan. At dito naman banda ay winalisan, pinunasan at floor wax ko. Pagkatapos ay inutusan ko ulit si Sena na tanggalin naman yung mga laman dito. Pinalis ko nga lang lahat ng nakalagay dyan tapos pupunasan ko naman. Pero habang nag-aalis nga siya dyan, eto nga ako na floor wax naman dito banda. Inalis ko na nga lahat ng nakalagay dyan, nagwalis at nagpunas na ako. At pagkatapos ko naman mag-floor wax ay binalik ko na nga rin lahat ng nakalagay dyan. Kung mapapansin nyo, ang dami ko pa nga rin labahin dahil kahapon ay hindi ko naman natapos. At habang naglilinis naman ako dyan ay may nakasalang naman sa washing ko. Oh, diba? Multitasking tayo for today's video. Ganyan naman talaga pag nanay ka, kaya mong pagsabay-sabayin yung mga ginagawa mo. Nang maalis nga ni Sena yung mga laman nito ay pinunasan ko na nga rin. Inuna ko nga lang punasan itong mga pinto. Pagkatapos ay sa taas naman yung sinunod ko. Then hinunod ko na nga itong loob na pinaglalagyan ng mga gamit namin. Nang matapos ay ito naman ang pinunasan ko, yung mga nakalagay naman sa ibabaw. Oh, diba? Ang dudumi. Pagkatapos ay binalik ko na nga rin yung mga nakalagay dyan sa loob at hindi ko na nga binidyuhan para hindi na humaba. Pagkatapos ay dito naman yung side na winalis ko. Oh, diba? For the post muna ang mameroksan nyo, charing. Nakakasipag talaga maglinis pagka may kasabay na music. Shoutout kay Josephine Carlos at kay Jacqueline Flores. Super thank you po sa bigay nyong stars. Kaya naman mas lalong sinisipag ang mameroksan nyo sa paglilinis ngayon. Ikaw ba naman bigyan ng star, lalo ka talagang sisipagin. Mabalik na nga tayo dyan sa ginagawa ko. Naglagay nga lang ako ng placemat tapos inayos ko yung lamesa. Nang matapos nga ako dun sa may kainan namin ay dito naman ang sinunod ko sa may kusina ko. Syempre magfo-floor wax na nga lang din ako kaya nilubos-lubos ko na kaya naman pati kusina ay sinama ko na nga rin. Pero bago yan winalisan at pinunasan ko naman yun sa hignon. Pagkatapos ko mag-floor wax ay ibinalik ko nga lang lahat din na nakalagay dyan sa may ilalim. Pagkatapos ay tinuloy-tuloy ko nga lang din yung pagpo-floor wax hanggang dito nga sa may tapat ng pinto ng CR. At dito na nga lang yung part na hindi pa nafo-floor wax. At maya-maya ay nagsaing na nga rin ako para naman sa kakainin namin ngayong hapunan. Nang makapagsala nga ng sinaing ay inayos ko naman itong mga basahan ko dito sa may kusina. Pagkatapos ay sinunod ko naman itong basurahan, nilinisan ko na nga yan kanina at ayan niya tuyo na kaya naman nilagyan ko na ng plastic. Pagkatapos ay brinash ko na nga rin itong basahan dahil marumi na rin. Ayan nga yung basahan namin dun sa may harap ng pinto. Naglinis na nga ako kaya naman nilubos-lubos ko na pati itong CR ay sinama ko na rin. Kahit medyo pagod na nga rin ako ng mga oras na yan ay sinama ko na nga at hindi ko na pinagpabukas pa. Sabi ko nga sa inyo, maglilinis na nga lang din naman tayo kaya naman lubos-lubosin na natin para isang pagura na nga lang. Nang matapos nga ako ay sinunod ko naman itong tabo at saka timba. Syempre kailangan natin isama yan kada maglilinis tayo ng CR. Pagkatapos ko nga sabunan itong at inanlawan ko na nga rin, pinuno ko nga lang din yung timba tapos saka ako nag-anlaw ng buong CR. Pagkatapos ko naman magbanlaw ay nilagay ko na nga rin yung lagayan ng sabon, toothbrush tsaka yung pangkuskos. At nang makauwi nga si Daddy ay tinulungan niya naman ako dito magluto. Pagod na nga ako, tinatanong niya nga sa akin kung ano nga daw yung maitutulong niya. Kaya naman siya na nga yung nag-offer na siya daw maghihiwa nitong mga gulay. At habang naghihiwa nga siya dyan ay hinugasan ko na nga rin itong nauna niyang hiniwa na patatas.
bukas. Nagpainit nga lang dyan ako ng frying pan tapos naglagay ng mantika. Dahil ipapanfry ko nga muna yung mga gulay. Habang naghihiwa nga dyan si daddy ng karne, eto ako't nagkakape pampalubag loob sa pagod. Pagkatapos ko naman magprito ay nilagay ko nga rito yung pinagamitan kong mantika sa may kaldero. Dahil ayan nga yung gagamitin ko pag-isa sa sibuyas at bawang. Noong mag-aroma nga yung sibuyas at bawang ay nilagay ko na nga rin itong baka. Kung mapapansin nyo ay maliliit nga lang ang hiwa dahil sabi ko nga sa kanya para mas mabilis lumambot. After nga mag-isa ay naglagay na nga rin ako ng tomato sauce at tomato paste. Yes po, naglalagay po talaga ako ng tomato paste para talagang malapot yung sarsa. Then sinunod ko na nga itong ilagay yung reno. At syempre as in para may lasa ang ating ulam. Pati na nga rin itong pamintang pino. Pagkatapos ay pakukuluin natin yan hanggang sa lumambot yung karne. At pag malambot na nga yung karne ay ilalagay na nga rin yung pritong patatas at carrot. Pasensya na kayo at hindi ko na nga nabidyohan kanina. At yun lang muna mga Parsi at Marcy. Salamat sa panonood. Till next video!